Hello, hello, hello mga ka-Timamishings! This is Amishing Momshi and welcome to my channel! Nag-aalala ngayon si Liza Soberano, Angel Oxin at Bia Alonso mga ka-Timamishings dahil sa balitang inooferan di umano nabilhin ng ilang individual ang kanilang mga fanpage. Sa pamamagitan ng kanyang IG account, nagreklamo si Liza Soberano at inalerto ang kanyang mga fans na huwag padadala sa mga ganitong estilo ng mga taong nag-offer di umano para bilhin ang kanyang fanpage. Ilan sa mga fans ng dalagang nagpadala sa kanya ng screenshots ng mga messages ng nasabing individual. Hindi pa matukoy ngayon ang motibo kung bakit nag-offer ng buyout ng mga fanpage ng ABS-CBN Stars ang mga taong ito. Nagsimula raw ito nang tahasang ipagtanggol ni Liza Soberano ang kanyang mother network. Hindi naman masisisi si Liza kung dipinsahan niya ang ABS-CBN dahil ito ang nagbigay ng break sa dalaga para mamayagpag ngayon at makilala sa mundo ng showbiz. Malaki ang naitulong ng ABS-CBN sa kapamilya star na si Liza Soberano. Tinangkilik ng publiko ang unang teleserye ni Liza Soberano na Forevermore with Enrique Hill at ito ang nagbigay ng break sa dalaga para unti-unting makilala at magiging isa sa pinakasikat ngayon sa mundo ng showbiz. Katulad ng pinagdadaanan ngayon ni Liza, ganito rin ang naging problema ng batikang aktres na si Bia Alonso. Nakatanggap rin daw ang aktres ng mga messages mula sa kanyang mga fans na tinangkang i-buy out nga ang kanilang mga accounts. Nag-aalala ngayon si Bia Alonso dahil sa mga pangyayaring ito. Parang may masamang pinaplano di umano ang ilang individual laban sa mga artista ng ABS-CBN na tahasang nakikipaglaban para sa kanilang mother network at dipinsahan ang kumpanya na matagal na nilang pinaglilingkuran at nagbigay sa kanila ng break sa mundo ng showbiz. Abinado si Bia na dahil sa ABS-CBN ay nabago ang kanyang buhay at nakapagpundar na rin ito mula sa mga kinita niya sa mga teleserye at mga pelikula na ginawa nilang dalawa ni John Lloyd at sa iba pa niyang mga kasama. Sumikat ang dalawang ito mula nang una silang magtambal sa isang teleserye. At katulad ni Liza at Bia Alonso, ganitong-ganito rin daw ang pinagdadaanan ngayon ni Angel Oxin. Alam nating lahat kung paano ipinaglaban ni Angel Oxin ang kapamilya network dahil na rin sa pagtanaw ng utang na loob at kagustuhang matulungan ang 11,000 ng mga empleyado ng ABS-CBN. Ngunit nagbigay na ng assurance ang mga mambabatas na hindi madidisplace ang 11,000 na mga empleyado ng ABS-CBN dahil inasikaso na ngayon ito ng Dolly para maitransfer sa ibang mga kumpanya. Kaya wala nang dapat pa ipag-aalala at ikatakot ang grupo nila Angel Oxin dahil hindi naman pala pinababayaan ng gobyerno ngayon ang mga empleyadong ito. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon mga ka-Team Amishings, please don't forget to subscribe, like and share and hit that notification bell below para ma-update kayo every time na may bago tayong uploads. Thank you for watching. God bless everyone!